sa dominanteng uri ng virus ngayon na binabantayan sa buong mundo ang virus na kumitil sa buhay ng 18,000 katao mula 2009 hanggang ngayon. Ang kinatatakutang 2009 flu pandemic o H1N1. Ang mga killer virus ay hindi nawawala sa mga pinakabinabantayan ng mga eksperto at ng Center for Disease Control and Prevention sa Estados Unidos dahil sa bangis na dala nito. Ilang mga killer virus na ang kumitil sa libo-libong mga tao sa loob lamang ng ilang taon. Isa na dyan ang H1N1 virus o kilala rin bilang swine flu na kinilala bilang pandemic o isang uri ng sakit na kumalat sa ibang parte ng mundo. Ang killer virus na H1N1 ay kombinasyon ng swine flu, bird flu, human flu at Eurasian pig flu. Ang kombinasyon na ito ng mga uri ng trangkaso galing sa tao at hayop ay pumatay na ng higit 18,000 tao sa buong mundo sa loob lamang ng 5 taon. Ang influenza o trangkaso ay hindi dapat binabaliwala. Taon-taon ay 5-15% ng populasyon ng buong mundo ang dinadapuan ng trangkaso. Hindi man ito masyadong delikado para sa ilan, ang epidemyang ito ay malalang nakakaapekto sa 3-5 milyong mga tao at pumapatay ng 250,000-500,000 katao sa buong mundo sa loob lamang ng 1 taon o mahigit 1,000 katao sa loob lamang ng 1 araw. Ang H1N1 virus na isang uri ng flu virus ay kumakalat ngayon sa buong mundo. Ang H1N1 ay kumakalat ngayon sa Estados Unidos. Ito ay ayon mismo sa Center for Disease Control and Prevention na inatasan ng Estados Unidos na bantayan ang mga killer virus na kumakalat sa buong mundo. Dahil ang H1N1 ay nakakahawa sa pagkain ng hindi maayos na pagkakalutong swine o baboy at human-to-human contact, madali itong makahawa sa ibang mga tao. Sa una ay nagpapakita ng mga sintomas ng common flu o trangkaso ang H1N1, katulad ng sakit ng katawan, chills, pag-ubo, pagkahapo, lagnat, sakit ng ulo, kawalan ng gana sa pagkain at sore throat. Sa malalang kaso ng H1N1, nauuwi ang trangkaso sa pneumonia at respiratory failure na nagiging sanhi ng kamatayan ng mga datapuan ng H1N1. Kahit ang bansang Pilipinas ay hindi nakaligtas sa bangis ng H1N1, kung saan sa iba't ibang parte ng bansa ay naaapektuhan ng nakakamatay na virus na ito. June 13, 2009 ay naitala ang total na kumpirmadong kaso ng H1N1 na isang subtype o uri ng H1N1 virus na pumasok sa bansa. Umabot sa 2,668 ang kaso nito, kung saan 3 ang kumpirmadong patay. May 21, 2009, napasok ng H1N1 virus ang bansang Pilipinas. Ilang araw lang ang nakakaraan ay naitala na ang unang H1N1 na kamatayan sa loob ng bansa. Hain po ang una dito sa atin sa Pilipinas. Nagkaroon po tayo ng human-to-human transmission of avian flu. Dito po sa Pilipinas tayo po ang nauna. Ito po ay droplet infection, katulad po ng karaniwang viral infection, droplet infection. Isa po sa pinagsususpetsahan ay yung pong team ng balikbayan o ng mga nagsagawa ng medical mission noon, or yung isang bata na galing po ng Bulacan na nagbakasyon doon and then pagbalik po dito ay nagkaroon na po siya.
So dalawa po yung pinaghihinalaan natin sources ng infection during that time. Kahit ang Nueva Ecija mismo ay dinapuan ng AH1N1 noong June 29, 2009. Dahil sa agarang pagresponde sa problema ng Provincial Health Office at Provincial Government sa pangunguna ni Governor Aurelio Matias Umali, ay napigilan ang dilubyong sanang hatid nito sa ating lalawigan. Agarang pinatawag ni Governor Oy ang lokal na pamahalaan ng hain, Provincial Health Office na tinulungan din ng National Government upang agarang masugpo ang H1N1 outbreak sa lalawigan. Noong pong tayo ay nagkaroon ng report niyan, ang unang-una pong nakaalam niyan ay yung ating pong provincial governor, itinawag po sa akin niyan. And nalaman po natin, ang Department of Health, during the first time na nalaman din po yun, kagad po ay nagpatawag ng meeting, emergency meeting, kinabukasan nga po. And then within the next 48 hours ay nagkaroon na po kami ng outpost, command outpost sa Haen. Gusto ko po sanang banggitin na napakabilis po nung naging action po ng ating pong provincial government, ng ating pong local government ng Haen, at saka po ng Department of Health dahil naipatawag po lahat ang dapat ipatawag, maging ang PJG kay Dr. Lapus noon, miski po ang Regional Health Office staff. Sa Haen, Nueva Ecija, nagkaroon ng mga kaso ng AH1N1 sa ating lalawigan. Agad na quarantine ang mga hinihinalang mga AH1N1 tao man o hayop. Dahil dito, sa loob ng 2 linggo lamang ay naging H1N1 free muli ang Nueva Ecija. Sa ngayon ay maaari nang maiwasan at pigilan ang H1N1 virus sa simpleng papasaksak lamang ng flu vaccine. Ang killer virus H1N1 ay isa lamang sa hindi mabilang na dami ng killer virus sa buong mundo. Bukas, ating aalamin ang lakas at bangis ng mga killer virus sa buong mundo. At isa na dito ang kinatatakutang killer virus Marburg disease. Ating itong tatalakayin sa mga susunod na araw sa balitang Unang Sigaw Killer Virus.